Ngayon po ay i-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng pipino o cucumber sa mga timba at paso. Gagawa rin po tayo ng masarap at masustansyang cucumber kimchi alamang sa sakang reporter. Halipo kayo, samahan niyo ako. Pero bago po tayo magtanim ng pipino, ay i-share ko po muna sa inyo ang ilan sa napakaraming taglay na health benefit sa ating katawan ng pipino o cucumber. Ito ay isang masustansyang prutas na may mataas na water content. Kaya't nakakatulong ito sa hydration ng ating katawan at maayos na pagdumi. Ang pagkain ng pipino ay nakakatulong rin sa pagpapababa ng blood sugar level at maiwasan ang komplikasyon sa diabetes. Para itong makatulong sa pagpapababa ng timbang dahil bukod sa mayaman ito sa nutrients, ay mababa rin ang kanyang calories. Mataas ang kanyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer, heart disease at autoimmune disease. Maganda rin para sa bone health at skin care ang pagkain ng pipino na nagpapanatiling malusog sa ating kidney. Mayroon din itong flavonoids na isang anti-inflammatory substance. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain na palagian ng pipino ay nakakatulong sa produksyon ng mouth saliva upang maiwasan ang pagkakaroon ng bad breath. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng pipino. So ngayon po, ibabahagi ko sa inyo ang pagtatanim ng pipino o cucumber Tokyo Green variety. No? So ito po yung ating cucumber. Ito lang po yung lupa nating gagamitin, buwagag na lupa. No? Buwagag na lupa. Pinaggamitan ko na po yung lupang yan. Kukondisyon ko lang po uli. Maglalagay tayo ng paunang pataba ang vermicast. No? Lagay po natin ang vermicast para po may paunang fertilizer kaagad. Natural at organic na fertilizer ang ating itatanim na cucumber. I-mix nyo lang po mabuti yan. No? Na ganyan, i-cultivate nyo po ganyan para may halong mabuti ating nilagay na natural at organic na pataba na ating itatanim na pipino. Dito po tayo magtatanim. Ano, ano po ito? Maliit na timba. No? May butas po yan sa ilalim. Dapat po may butas sa ilalim. No? Tapos meron po siyang pangsalo na tubig. Po. Dito po natin itatanim ating pipino. Natin lupa. Nagyan na po natin lupa. Ito ang ating mga timba. Huwag niyo pong pakapuno. Kalahati po muna. No? Tapos magdadagdag na lang po kayo ng lupa. Matapos nating ma-prepare itong dalawang ating pagtatamnan. Ito po. Kalahati lang po nitong timba na aking nilagay na lupa. Ngayon ay magtatanim tayo ng ating pipino o cucumber Tokyo Green variety. Ito ang ating pipino. Yan. Kulang po tayo ng seeds. No? Ito. Yan. Sa bawat isa, no? Pwede po tayong maglagay dyan ng tiga-apat. No? Ito, talima na yung isa. Apat yung isa, apat saka yung isa, lima ang ating ilalagay. Tapos pipili na lang po tayo ng matataba. Yan ang ating ititira. Lalagay ko ngayon itong seeds dito sa ating timba. Ano? Iwa-iwalay po sila ang maglalagay. Yan. So, ibaw natin ang 1 inch. Ano? Kapag tububo po lahat yan, ay tanggalin na lang po yung i-transplant na lang po yung dalawa, no? Magtira lang po kayo ng dalawa dito sa timba. So ito naman, ito yung lima ito. Ibaw niyo lang pong ganyan, yan. Nang 1 inch sa to lima to. Lima to, kapag tumubo po lahat ng lima ay i-transplant po yung tatlo. Tapos ito pong ating terang seeds ay i-shield po natin muli, ano? Nang sa ganun ay magagamit pa yan
sa susunod na plantation. Mataas pa rin po yung kanyang germination rate. Kapag hindi nyo po kasi sinealed, ay baka hindi nyo na pumapatubo sa susunod na magtanim kayo. After 1 week, tubo na po yung ating mga tanim na pipino o cucumber na katanim po sa timba. After 1 week na ating pagkakatanim nating pipino. After 1.5 months na ating pagkakatanim o 45 days, ayan na po, no? May mga maliliit na pong bunga at maraming power na ang ating mga tanim na pepino. So dito po sa bandang itaas, ayan po, nakalitaw na yung kanyang maliliit na bunga. Ayan po yung kanyang maliliit na bunga, ayan. Tapos dito sa kabilang side, ayan po yung mga bunga. So yun po yung ating 1.5 months o 45 days na mga tanim na pepino. So magkaibang variety po yan, ano? Itong nasa ating itim na timba at yung nasa ating puting timba. Magkaibang variety po ito. Pero sabay ko po yung itinanim, ano? Ating mga pepino sa timba. Napakadaling alagaan at patubuin ng pepino. Wala kayong enough space sa Metro Manila kayong nakatira. Pwede po kayong magtanim tulad na itong ating ginagawang pagtatanim ng pepino. So ito po, ano? Ang ganda na ng ating mga tanim na pepino. Tinanim po natin yan sa timba. Kita niyo po itong timba nating tinanim. Kita niyo po yung kanyang mga flower, ano? At mga ilang araw na lang po yan, yung kanyang maliliit na bunga yan ay lalaki na yan at pwede na yan mapakinabangan. Kagaya po ng banggit ko, naku, full pack po yung tagline na health benefits sa ating katawan ng pepino, no? Magtanim din po kayo nito, wala kang enough space sa Metro Manila kayo nakatira, sa mga timba po na ganito, sa mga paso, sa mga malalaking bote, no? Pwede po kayong magtanim ng pepino. Ngayon lang po ay gagawa tayo ng masarap at masustansyang cucumber kimchi ala magsasakang reporter. Halin po kayo, samahan niyo ako. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang cucumber kimchi ala magsasakang reporter. Siyempre po yung ating bida, yung ating cucumber, tapos carrots, chives, luya, no? Ginayad din po natin ng luya, ginadgad na apple, tapos ito pong ating bawang, patis, tapos honey, asin, at chili flakes. So, yun po ang kompletong sangkap. Wala natin ang paggawa, yung ating ginayat na pepino ilagay natin sa isang aluminum bowl. Yan. Tapos asinan po natin, lagyan natin ng asin. Yan ang asin. Alright. Okay, aluin po natin mabuti, ano? Na makalat siyang mabuti. Pinipickles po natin, ano? I-mix ng mabuti sa asin. Itong ating bida na pepino. And so ayan po natin muna dyan yan. Nang abang kita nyo po kumakatas na siya. Ito namang na sangkap. Pagsamasamayan na natin. Itong ating chili flakes. Ano? Sa isang panibagong aluminum bowl. Yan, chili flakes. Tapos yung ginadgad na apple. Yan. Sunod ay ang bawang. Yan, imimix po natin sa iba pang mga sangkap. Sunod ay ang honey, ano? Ayan ang honey. Yan. Pure wild honey po yung ginamit ko para mas healthy. Alright. Tapos ng wild honey ay sunod po natin yung patis. Yun. So, ngayon po, imimix natin mabuti rin yan. Gahalu-haluin natin. Alright. Ito po yung magsisilbing sauce, no? Ng ating ginagawang kimchi
Cucumber Alamagsakang Reporter. Tating mahalo mabuti, ilagay na rin natin ang luya. Yan, ang luya, i-mix din natin. Alright, tapos sunod na rin natin yung chives. Yan, ang chives. Halo rin natin. Sunod ay ang carrot, ano? Sunod natin yung carrot. Yun. Haluin, i-mix din natin na mabuti dito sa ating ibang mga sangkap. Yan. So ngayon ay papagpagin natin yung ating pipino, ano? Dahil i-mix natin to sa asin, ano? Nang sa ganun, mawala yung kanyang alat. Yan. Pero meron na po siyang katas-katas na siya. Oh. Lumabas yung kanyang katas ng ating pipino. Yan. Napagpag natin. Kinukuha na konti-konti. Yan. Yan. Mataas na ito mapagpag. I-mix natin doon sa iba pang sangkap. Yan. Alright. Tapos, i-mix din natin yan ng mabuti. Yan, puro mga, ano po yung ginamit natin, ano? Mga natural na gulay, prutas. Napaka-healthy po niyan. Ay, kapag po kayo'y palagiang kumakain ng ganyan, sabi nga po, kapag kumain ng mga gulay, hahaba po ang buhay. So, yan. Ating paggawa ng masarap at masustansyang cucumber kimchi ala magsasakang reporter. Yan. So ngayon, matapos ating mahalong mabuti, ay lalagay po natin ngayon sa garapon, no? Yung tawag po dito, ipeperment po natin, no? Yan. Okay. Ayan. So, ang fermentation po, dapat ay abot yan ng 12 hours to 18 hours, ano? After that po, na oras na ferment po siya o na buro, tawagin po namin sa Kapampangan, ay pwede na siyang kainin, ano? After 12 to 18 hours. Yan. Eksakto po sa isang garapon, ano? Itong ating ginawa. Yan. Be sure po, gagamit kayo ng guantis, ano? Kapag kayo po ay gagawa nito dahil meron po siyang sili. Yung sili po kasi manghangyan, ano? Masakit din po sa kamay, mahapdi, ano? Sa kamay, kapag kayo po ay hindi gumamit ng guantis. Yan, lagay natin yung kanyang balikatas na niya. Yan. Right. So, yan po. Kaya, tatakpan natin. Yan. Yan, ilagay po nang ito ngayon sa isang lugar na safe po siya, na hindi naarawan, ano? Yan. After 12 hours po ng ating pagkakaburo, ano? Pagkakaperment itong ating bagong gawang masarap at masustansyang cucumber kimchi ala magsak reporter. Ngayon po ay i-taste natin to kung ganito kasarap. So ayun, kukuha po tayo, no? Basta natin ang ating garapon. Right? Ang bango, ho? Dahil na ferment po siya. So kuha tayo ng ating pan-taste. Lagay natin sa platito, no? Napaka-healthy po nito. Lagay ko po ng konting sauce. Yan. Alright. Yun ay tatakpan ko at ngayon ay ating matitikman kung ganito kasarap. Ito. Yan. Panalo! No? Ang sarap niya.
Isang taste pa, no? Nag-aalo po yung lasa ng tamis at saka yung asin, no? Yung alat. Dahil honey, pure honey po yung ating ginamit. Tapos yung asin, tapos yung carrot, umahagaw din po ng lasa, no? Napakasarap niya. Healthy-healthy po ito, no? Healthy for the mind and body. Ha? Gawin niyo rin po ito. Tiyak po, magugustuhan po ng buong pamilya. Pwede rin pong pang-ulam na, no? Pampaganang kumain, no? Kapag kayo kakain, tiyak ay mapaparami po ang kain po ninyo kapag kayo'y gumawa ng masarap at masustansyang cucumber, kimchi, ala magsasakang reporter. From garden to table. Nawa po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito. Una po, yung simple at madaling pagtatanim ng cucumber sa timba, no? At pangalawa, ito pong paggawa ng masarap at masustansyang cucumber kimchi ala magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po kong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng segudelis sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Million-million ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanudyo ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Happy farming po! God bless!